Kamusta mga higalag, mga kaisunan? Ani ang ato ang critics ng atong pasiuna. Mabasa sa Isaiah 50:13, if you turn back your foot from the Sabbath, from doing your pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, and the holy day of the Lord honorable, if you honor it, not doing your own ways, or seeking your own pleasure, or talking idly, then you shall take delight in the Lord, and I will make you ride on the height of the earth. I will feed you with the heritage of Jacob your father, for the mouth of the Lord has spoken. So once again, Isaiah 50:13-14. Mao ka na ato ang critics karon sa ato ang tendency review sa ato ang day 9. So welcome back mga higalag, mga kaisunan, sa ato ang pagpamlandong ngayong matak na ang pagampahan, pag-worship ng kahang Diyos, ang pagsimba kaniya sa Espiritu Kamaturan. Mao kini ang yung LOD, ang lesson of the budget, kasi lesson daily con the message ato ang marathon lesson karon 2024. Come union with God, I will gospel sa hypnology edition conceiving parts ato ang textual audio video ato ang video audio visual aids presentation. So, introduction start na lang kita. I-pull down yung mga status bar. Kita itong bitsa. Friday kita, January 19. Happy Friday, mga higalag, mga kaisunan, sa January 19. So, bantay ka panahon na kita. Ato ang sumada karon. Uy, makuha na nato ang high nga temperature. 30 degrees, 22. Ang atong lowest nga temperature, cloudy kita karon. Adon naghihapon kita precipitation. 50% chance of precipitation. Payong kuno, magpayong kuno, ulan kuno. So ato ang kalaw sa hangin og sa adlaw, ang hangin ato magsugod gihapunta sa dos-dos, no? Singkola size alas 80 dos-dos. Sunod nga mga oras 3 5-5 size 8-8-8-8 size 5-5 3-3-3-3 dos-dos-dos-dos-dos-dos. Balik na size 0. So ato ang length of day. Ini taas yung length of day, oh. 11 hours and 40 minutes. Ato ang sunrise 5:58 AM niya sa Kamtago, no? Ato ang late level light, kahayag dawn 5:36 AM. Solar noon na to, still ang solar noon na to, no? 11:48 ato ang paningod to. Ato ang sunset unya, Shabbat Shalom, no? Ito ang Sabbat day 5:39 day kita magka-Sabbat day mga higalag, mga kaisunan. 5:39 ato ang first evening dusk na to, let there be dark 6:01. Uy, didagan na siya kuno, no?
alasays na gyud uno ang ato ang first evening gabi ino das tupani hapon 6:01 PM. So man ato ang galaw, hangin og sa adlaw, temperature kita og precipitation nindot man nga panahon. Sugdan nato ni sa alas 9:27 degrees. Alas 10:28 degrees. Uy, daot man dai pagabot sa alas 11. Alas 11:29 degrees, adunay precipitation 40%. Alas 12:29 degrees, 50% precipitation. Ala 1:30 degrees, 50% precipitation. Alas 2, alas 3, alas 4:29 degrees, temperature precipitation 50-50-40. Uy, namang nagihapoy flood advisory na to. Severe pag-inri. Sa alas 5, nindot ng panahon 28 degrees. Alas 6, 27 degrees. Alas 7, alas 8, 26 degrees. Kagabion. Alas 9, 25 degrees. Alas 10, 24 degrees. Alas 10, alas 11, alas 12, 24 degrees. Samana ato ang pantay panahon, temperature, precipitation. Ato nga updates. So, kantong update na ito sa Celeb sa Israel, gipalanta mo ito ng kabayan, no? Ito ang overlooking nga area, hapog nasa sa area nga hapog itong palay sa iyahang hamon, no? Nga babae. Nindot po ito ang nakita na itong overlooking sa Israel. So ang ganap na nato gahapon ato ang Thursday man lago kita sa atong pagpanagsimba 9:10 sa atong tindas of prayer nasugta no 6:30 sa ato ang song service ang ato ang pianist o ang atong song leader atong pianist Brother Aldi no ang atong song leader Sir Lucille. Alcantara, no? So, ang presider sa ato, Chris Corpin, no? Sir Chris Corpin. Opening song, opening prayer, special song, treasurer department. Ating speaker, ni Salud Ognahuman, si Brother Richard Ambos. Sugod siya, 6:40, tugihiman niya, 6:54, no? Katong topic niya, D9 sa Sabat. Pag 6:54 ka prayer session kita Acts na naka-assign nato nga mga brother na elder no nag-ampo sa Acts adoration confession thanksgiving kibalik supplication umanian na sa prayer session ga closing song kita 7:04 ga closing prayer kita 7:07 na human nato ang programa so sayo-sayo rin no sumo ka na ato ang programa no sa 9:10. Sunod na ito nga update ato padayon ang mga information update niya no chat. So welcome back no sa makausap pa padayon kita sa atong update sa ato ang kanap kahapon. Makahimo kita ganap no after sa atong pagpanagsimba kay natoy nanganhi no para makarepress la to naka problema nga kan aircon so na repair nila praise God no so di na kita magalangan maga hanay na kita reporting para makita kay Friday no. So, ato pag-atunan, lesson 3, the Lord's reign.
Father tut na kita sa atong Friday nga pagtuono. Dugang pa nga mga kinawan sa atong pagkatun-an. Marathon lesson karon LOD, no, tulo ka devotional ug tulo ka Sabbath school. Ato ang malibusan pa sa atong promise sir atong Sabbath school para sa atong mga listener. Sa katuyuan Bible study and lesson study on the words. Marathon lesson karon 2024 coming we got a request sa Hepatology edition. Kan 7 parts igibutan gid ato diri ang 7 parts no. Og ang ato ang giposo nato ato ang daily YouTube live nato premiere no 10 a.m. to 12 high noon og ato ang offline prime time nightly review no sa gabi ipon na 9 p.m. to 12 p.m. So mga tulog na ko ng uban ana pero mag-review pa kita. So ato ang hanay, ato ang first part bago kita nga padasig no. Amot story ba ni or kanang devotional no. Sa ato ang offertory nga devotional reading stewardship ministry of the Seventh-day Adventist Church ang credit no or ang ato ang gratitude no. Naton ana to. Ang atong pagbasa sa devotional English kini no kita ito lang kini true surrender ah devotional kini kay tinuod man kuno nga pag surrender og sunod dayon sa ato ang second part atong 10 days review no adi sa kita maga devotional sa mga youth ato ang 10 days review katong ato ang day 9 ato ang review ho no. Tapos naman sa ato ang pag-review, second part kita, devotional sa ato ang Mayutag with Controversy ERP, ato ang basahon, ang verse pages niya 330.1, 331.3, chapter 18, pagyam kita, an American Reformer. So, humanian na, ato ang devotional for all in heavenly places. O, reporting na kita kay nidagan na ato ang same mana. Gisugdan kini sa January 13 ato giton an a mutual contract sa January 14 a change of heart sa January 15 God's grace transform the life January 16 a mighty and sin power January 17 sure remedy for sin January 19 18 a new creation og hapon karon ang January 19 katun-an the shepherd's tender care oh muna no ato ang pagatun-an karon pagapamalandungan karon ang the shepherd tender care no sa January 19 so muna to pagatun-an sa atong devotional ang first second og third natong part sunod Sabbath school kita nga part ato ang fourth fifth og sixth natong part. So ang atong Sabbath school sa inverse senior youth nga dos nga mga professional ato ang Sabbath school. Ato ang first quarter Justice and Liberty lesson 3 ato dealing with the center. Coverage nato January 13. January 19 ato agi pangtun-an sa Saturday January 13. Ignoring Jesus principle January 14. Sunday hands off January 15. Monday, what about church discipline? Sa Tuesday, January 16, in week. January 17, Wednesday, force versus love. Sa Thursday, January 18, freedom to choose. O karon Friday, January 19, mga paghusay na to inquire kita karon. So ato apagatun-an karon ang inquire no sunod ato ang Sabbath school sa atong junior youth nga murag mahamtong ato ang cornerstone collection atong first quarter kings and prophets lesson 3 ato a house for God coverage January 13 to January 19 atong Celtic second chronicles 5:13 og basahon nato niya
Nga pagtuon nato sa Friday, Leviticus 26:1. Uy, mama, naghihapon ang kuan. Balik lang ito ng anak, no? About sa katong Diyos-Diyos. So, mana ato ang sa Cornerstone Collection. Sunod sa basko sa ato ang mga hamtong, no? Atong first quarter, Psalms or Salmo. Lesson 3 na to, the Lord's Ruin. Coverage na to, January 13, no? Sa kahaponon hangtod sa January 19. Midnight ko no, no? Tapos, atong mga gipangtunan. Saturday, January 13, the Lord's Rain. Sa Sunday, January 14, the Lord has made us. Sa Monday, January 15, the Lord's Rain. Gid siya ang ato ang focus. Tuesday, January 16, God is the judge. Wednesday, January 17, ever mindful of His covenant. Thursday, January 18, your testimony are very sure. O Friday, karon side. Nato nga pagtuon sa January 19 further to kita only sa kagabion ng ato ang side pino ang teachers coming kapag tuon pagtuon gazette and DHP no og with prayer sa ato ang tendes review so unya gabi kita mag tendes review no hinaut nga mahimo gihapon nato. Mana na ato ang mga hanay karon nga atong pagtun-an o kining ato ang pagtun-an gihatagian nato sa nubos ang atong source. Our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit, giliyugan sa grupong Adventist Youth Prayer 10 ang small group sa itang power of 17 TMI, Children's Involvement, Personal Ministry, Texas Will Dilio, ang Lamb, Ligantis na Sinari and Preachers. Gi-prepared kinis itong makahimanan ka-website and ka-grupuhan. Ato apa selamatan tu maka hamun Jesus ngani hatak sa kahigayon nan nga padayon bihat tu ngolan dong sayang babulan ng mga pulong ato asad pasalamatan tu maka higalaan kay sila ato ang contributors ato sila nga please no atong followers likers mga subscriber community tour nato tig like tig heart tig community tig share maka pen sa video lang kasi sa video maka review sa tuang mga video maka subaybay sa atong mga distributed ato ang distributed atong scripting no atong recording uploading nato sa ato ang Facebook o kang pag-live na to sa atong YouTube channel o kang ato ang Radio Online pagkasugan sa atong Spotify. Sa atong scripting paghimuon sa ato ang Cape Notes no. Og sa ato apod nga Facebook magkahiwalay atong devotional ug Sabbath School with graphic interchange format no. Nga okay tapos tapokon sa dito sa atong website blog.com og mahimo na siya nga basahon ato ang iabiso kun atay basahon di natay pagahusayon karon no kay pra Friday kita karon may pagitag kaalam nga langit nun para ma support no sa ato ang pagtubag sa mga pangutana og mahusay ka na diri sa ato ang time sa atong pag-record no pag dawat sa midsay sa atong buhinchus no nga mahimo pa nato siya nga pagluto no sa ato ang kalanon sa tibok nato nga adlaw hangtod sa gabi isa atong katulogon kuna na kita'y kalanon ato siyang ipaambit no ipaambit nato siya sa Facebook no kay naka-album na siya ditso ditso na siya no atong ikuan kung maka ganahan kita mo share ato na i-share sa atong mga page pro page all my day Twitter tirabak Telegram ato na ipang share dito mga abot na dito na abatay tipik sa kinatibok an ato ang abangan uga ato ang shout note no maghimo kita ni anak no para dito po na sa ato ang Instagram ang ato ang apangan so human sa ato ang pagpaambit sa Facebook ang live dayon nato sa ato ang YouTube channel no ato ang account nato subscribe ka mo sa ato ang account Bible Reading Marathon Journey 2022 so ang ato daily nga live premiere sa ato ang YouTube 10 a.m. to 12 high noon o niya review-review na dayon pagkahumanian na ang pinakalas nga review dito sa ato ang nagabhi on ato ang offline review nightly no 9 p.m. to 11 p.m. mga buti na siya alas 12 basta mapikihan. So mana ato ang pag-review sa ato ang YouTube no? Makasabay-bay ka mo sa ato ang mga
pag-live sa atong minutes views. Tapos sunod ang ato ang radio online, no? Subscribe ka mo, follow ka mo sa ato ang account nga Spirit Sarcaster. Ma-search ninyo na o na-dayoy mo ito nga ang Spirit Sarcaster podcast channel. Subscribe ka mo, no? Make a playlist, no? Pwede nyo himon nga playlist ang ato ang gihimo, no? For the Lord's glory, no? Sa kahimaya ang gihapon sa Diyos, no? Nga ma-review na ito, no? Ang iyahang mga mensahe ka na ito sa adlaw-adlaw. So, mauna ka na ang ato ang mga hanay o mga pagpaambit. So, good na kita. Ang naa sa kwarto, kung makamit sa pagluhod-luhod, ang nasa gabas, pinito ko, magampo kita, magindungan. No, naa ang spiritual prayer o magdungan pinagi sa silent nga prayer, sincere nga prayer, prayerful, magdungan kita sa kampo. So, pagsugod, amahan na mo nga naa sa langit, pagbalaanon, unta ang imong alan. Panihay mong gingharian, pagabuhaton tayo ang kabuton, dinisyuta, maingon sa langit. Hatay ang may karoon sa pagkaon na mo sa tagadlaw, sa ilawagin sa mga utang, may sa kami kapsa iluman sa kautang ka na mo. Ayaw kami tugyan sa manulay, kundi luwas sa kami ikan sa dautan, kaya mo ang gingharian, ugang gahumimaya, hangtod sa kanturan. Amen. Yes, basa kita. Sa ato ang bagong nga topic sa atong stewardship, no, the true or true surrender. Ato ang key text, Matthew 9:21. If you want to be perfect, go sell what you have and give to the poor and you will have treasure in heaven. And come follow me. Uy, yung ruler mo di inis niya, no? Sabasan niya yung padasig. That was Christ's answer to the rich young ruler. I wanted to know what he should do to gain eternal life. Now, what did Jesus want from young man? He wanted all. He wanted all. It is interesting to note that when the young man went away, Sorrow Paul, for he had great possession. Oh, sa Matthew 19:22. Jesus did not run after him, saying, "Uy, wadaw niya gukod. Hey, come back, relax. I was speaking in parable. You just have to bring in your tithes and offering, and that's fine." No, wadaw niya ginana, no? No, money had become a god in young man's life, and only one, a complete surrender, would be acceptable. If we read the Bible honestly, I will conclude that God does want everything. One day, as a mother of five lesson to a ceremony, nadugang tiri nga story yan. Mura manig, di nga siya devotional, sermon may siya pamaagi siguro, no? Kaya na may story, no? As a mother of five lesson to a sermon, she decided to give everything she had as a sacrifice for God's cause. Upon returning home, she searched among her belongings for something he could give away, only to find that in her extreme poverty, she couldn't dispose of anything useful or value. Suddenly, her attention was drawn to her precious five children, three girls and two boys. Ay, manay yung anak nga tuloy ang anak nga babae, daing lalaki. She went to her room and prayed, "Lord, I do not have material riches that can be used for your cause, but I do have five children right now." I dedicated them to the mission, use them as a missionaries at tanan gid iyang gikuan gi-offer, no? Pwede naman ta na tog isa ka babae, isa ka lalaki,
Di na pa sa yung mabilin. Iya, magkunong gididikit ang lima, no? Five children right now. I dedicate them to the mission, use them as a missionary. A few years later, all over children were serving God's cause. As missionary, oh, natubagin din noon. Na missionary ko, no? NG White, help us to understand this concept and this word. Ito pa nga kung natanil NG White niya na, no? At the moment of success, when the needs were felt with peace and impulses of the old life were strongest, Jesus asked the disciple at the sea to leave all for the work of the gospel. So, every soul is tested as to whether the desire or temporal good for fellowship in Christ is strongest. So, mabasa na sa of ages, no? 173, oy naihangyo, mahigala kay sunan apil. And this is the kind of surrender what you need to do. O mga kuno na siyang surrender. Everything you have and are must be in the Lord's hand. O Lord's hand. You need to understand that God wants everything and that as long as you don't surrender all, you're not surrendering anything at all. Ala, grabe ba yung surrender all gig ko, no? Ano yung kanta nga, I surrender all, no? Kay all gig ay. Pero para sa servisyo sa Ginoo, no? Ang imuhang pag-surrender, no? So, napatay mga pagpa-emphasize niya na sunod na ito nga semana, basahan pa nato sa Bisaya, no? Sa sunod na po nga adlaw, sa itong pagpanagtuon, mularga na kita sa ito ang solemn nga punto, no? Sa ito ang 10 days review. Di kita kayo maglangan karon, no? Kaya na kita ay appointment na usab. Ug ato kini pagasugdan sa ato ang prayer focus nga gibasa nato ang teksto gaina. Ug human sa ato ang prayer focus, balikon po nato ang teksto, no. Magampo kita sa ato ang prayer focus. Father, what an incredible gift you have given us in the Sabbath. Thank you that we are not destined for a life of 24/7 business, but that we were created to experience communion, shalom, and peace with you in a special way every seventh day. God, to open, we have made Shabbat the Sabbath, the busiest day of the week, and have low sight of its purpose. Forgive us, please. Teach us how to keep the Sabbath holy and make it a delight for all in our sphere of employment. Dear Jesus, we give you honor and glory, for you are holy and worthy. Thank you that the Sabbath is the day in which we are paid to focus on you, your word, your creation, and being a blessing to others. Yet, to open, we have spent this holy hours filled with idle conversation and activities that do not honor you. Please, forgive us. Teach us how to make the Sabbath uplifting, beautiful, and holy in the loving name of Jesus Christ. Amen.
Sumugo na atong pag-ampo sa ato ang K-Tex. If you turn back your foot from the Sabbath, from doing your pleasure on my holiday, and call the Sabbath a delight and a holiday of the Lord honorable. If you honor it, not going your own ways, or seeking your own pleasure, or talking idly, then you shall take delight in the Lord, and I will make you ride on the heights of the earth. I will feed you with the heritage of Jacob your father. For the mouth of the Lord has spoken. O Isaiah 58:13. Mana atong critics no, no? Basa na to atong prayer focus nga duha o gadunay nang ibiling kita nga kanang mga punto no. So isa ra man ni kapunto lagi abi natugduhan ni kapunto no sa ato ang day 9 isa ra gyud kapunto ang ato ang pagasgutan sign of our identity so kana kipali no nga mahibaluan nato ang sign of our identity. Sali pa kita magsugod eh. Sa mga mukaw na ta. Mata na mo di ahigal lang mga kaisuna no. Kay pride kita karon, makasayog mata, makasayog ligo, makasayog. Kung sa'yo mga buluhaton, mata na no, kung kita sibuk adlaw. Oh, makamata na ta. So, ang ato ang mga speaker ani sa ato ang Hope Channel ki wali kini ni Pastor Kaimi no sa atong channel sa ilang katong kauna sila sa ato ang name no mission gabi igi wali po ni Pastor Hermoso no padayon ko natin nagbasa karon og maokin ni ang content sa sign of our identity. One blessing that really matters for human life is the Sabbath rest. Motoo ba ikaw niya na higala? Blessing daw kuno ang Sabbath rest, no? The Sabbath day remind us of our origin. Uy, mubalik di Jesus dito. Kinaunhan, higala, origin. Kung may yung kag-Sabbath day, no? And that God is our creator. Dito na, mabasa sa Exodus 20 verse 8 to 11, no? It also testifies to God's graciousness as the loving Savior who delivered His people from the bondage of slavery. Uy, apil pa dahil itong pagka-Savior, gano? Ano Jesus Christ nga iyang ipatakas ng katawahan, bondage of slavery, no? Iyang gigamit si Moses, Deuteronomy 5:12-15. As a Sabbath celebration is a powerful sign of our identity as a human being. Ah, mauna ni D.I. diri ang identity, no? Powerful sign, pagid nga, identity sa atong pagka human being, no? This identity is not derived from economic, o di sa economic success or our level productivity, nor it's our identity determined by where we are employers or employees. The Sabbath is God's invitation to rest in Him and enjoy what He has graciously provided. Oh, sa kinuugit kibali na siya, no? Nga ka na, nga, pag-instruction sa ito, adili lang kuno sa employees o sa mga employer o kanang kuan ba? Kanang holidays kalibutan, no? The Sabbath rightly understood, no? Rightly understood as an exercise in an unhurry. Oh, di ba? Masatang pag ini mga dili siya dinali-dali, no? It is us. This is a stories from Rasi.
Oh, di kita kan bukan sabu, cari no. Performing an art saving. It is a weekly declaration by the heart and mind that God is more important than my to-do list and my output. Oh, di ba? Di ama hatagan na itong importansya ang ginuunon niya ng sabat di. Makita rawan mo ng sa mga estudyante ng ilahang mga cellphone ay mga to-do list diha, no? Diba? O, tagila mga to-do list nila. O, sa pagbuhaton, no? Pero pag sabat di ay nakapokus di ay tas ginoo, no? Nga siya ang importante. Ma? It acknowledges as weep and my priorities. And make visible my loyalty. So it allows me to slow down and rest God's presence. Diba? Slow down. To kasa God's presence. It lets me enjoy His promise that He is enough. Although not engaging in a mundane business activities on Sabbath is an important expression of our loyalty to God. Una, pagdai loyalty to God dili sa business, no? Resting in God's love and care is far more than abstaining from work. Oh, more than pa sa abstaining, no? Mo salik ta sa Ginoo. Sabbath rest is fulfilled in our delivery and meaningful communion with our Creator. When we learn to rest in the reality of God's unfailing love, and when His goodness become our focus, we experience joy, oh, di ba? Napakinig, shalom, no? And desire to worship God with our entire being. Kanang shalom dito na sa Jerusalem Higala, no? Shabbat Shalom, no? Tibali, pwede rin muna di subtone kay greetings dito sa Kuan, Jerusalem, no? Pero pwede po na rin mo subtone, mag-research ragod ka ng Google. May bawaan rin muna. Thus, the joyful and faithful keeping of the Sabbath become significant sign however are the one we belong to. To practice Sabbath perpetuality with moments of peace, joy, and calm require much more than abstaining from work on the seventh day. It involved deliberate planning that prepares as during the week for the highlight of Sabbath Shalom. Di ba kanang Sabbath Shalom? Amot di, himo ang isang expression, pero kanang nagkasupak-supak gihapon ba, no? Nga, kuan na gani, huli lan na gani ang Israel. Pero napag ito'y other nga mga charts ito, nga, di ba? Naghimo pag isirag na ating nga charts kay amot. Mga he, Jewish, murag close man po ng ilahang kuan. Di man sa sila mo rate sa anang other nga mga simbahan. No. Unsa man po din mo pag, di ba? Ikaw na lagi mo sabot, no? O nga, other po nga simbahan na magpabilin na po sila sa ilang kuan. No? Tinuhuan. No? Kini namang yung Christian ang kanang Christian nga mga disciples si Praba nga mupasabot, no? Kay bising diri sa gihatagan sa kamatuoran ng ato ang mga Jewish na unsa di man ni magpaambit og kamatuoran, no? Nga mo nang bising dito atas Jerusalem murag wala ra gihapon dito, no? Pero man ni no gagi pa punto-punto sa ato as Shabbat Shalom, no? As such, the Sabbath creates a meaningful counterculture that become visible in a distinctly
different lifestyle. The Sabbath will take us from becoming driven by consumerism rather than striving to gain more and more and endless race for the power of dominion. We are invited to push and honor God and His goodness and grace. This is a stark contrast, our pride and selfishness. By practicing the Sabbath, we become apprentices of Jesus Christ. We apprentices, mga negosyo mo na, no business na na. Basta inana man ko no, apprentice of Jesus Christ or apprentice ka nga mahimo kaniya no. Nga kanang sayang office, di ba? We become apprentices of Jesus Christ. Okay, the Sabbath as what is custom. Oh, dito na sa iyo, 4:16. To keep the Sabbath holy is to set apart and to dedicate it to God for His special purpose. Or set apart purpose, special purpose, no? Help us to focus on what really matters in our spiritual walk with Jesus. Sabbath is not just a day to sleep and sleep, no? In and do nothing instead. Di pa man nagipasabot no nga dili ko no ang Sabbath day of sleep no, pero tarungon po ninyo naghuna-huna higala no, dili siya day of sleep pero naa po na siya yung mga nap time no, ang ato ang Sabbath day. Di po ta mag tibok simba wala na lang kay nap time ana no, kay pag-abot sa atong paniud to humangkaon simba largo no, dapat na siya no, muhatag po mag no nap time no, kay di ba rest day man siya no, package man na no sa imo espirituhanon sa imuhang, pero dili tibok adlaw po ka matulog ka na no, kay para na sa Ginoo no, kay kung kuan man God rest day nimo unya humangkaon simba. Nadoble na hinoon mo ron, hinoon tag grabe kakuan, no? Nabisi na hinoon tag maayo, di ba? Dapat maklaro nato, no? Ang pag-observe nato sa ito ang Sabbath day. Mga tulog ba yata niya na pagkuan pag, di ba, sunset sa itong Friday. Maghimotag panagsimba dito sa kagabion. Human sa itong pagpanagsimba. Manguli ta, mga tulog, no? O niya, pagpangatulog, mata napunta sa kabuntagon, no? O, simba napunta, pagkapunta-punta paniud to niya, di maniud to, tag napuntay tayo, anak sa rest day na po, no? Ayaw, ginuna-una nga, after kaon, simba largo, no? Hindi ninyo mahatagan og time. Napaganitay time nga magbasag Bible. No, unsa man uli na takabasag Bible kay maglargo ang program, no? So, saktuhon ninyo no ang ato ang mga pag observe sa ato ang Sabbath day na gani manguli, no? Kay magcheck sa ilahang balay. Malik ron po nang naay mga pamiliti, no? Gusto nimo nga wa na lay uli ay simba largo, no? So muna no, nagipasabot diri a nga ang Sabbath day, di ba? Is not just a day to sleep, di ba? Ina siya katulganan na tibok adlaw nimo, no? Pero na itulogan na, no? Ibalo ihigala, no? A day to sleep. In and do nothing. Oh, wala kay buhaton. Kina kay buhaton ana nagay ni ministering day gani ana ni mo mo bisita kag no na kay bisitahan di ba
Instead, it is a day to worship. The only true God does become a meaningful sign that we have reoriented our lives toward the living God of Scripture. Di ba man ano atong ipasabot? Kini pong pagsabot na to sa Sabat, no? Ato arag ini sang kaugalingon, di ba po na ni mapugos ng uban, no? Nganong gamay ramay mamalik, no? Nga tibok man ta adlaw magsimba. No, ikaw gyud, no? Kung giunsa nimo pagka-loyalty sa Ginoo, no? Di man nimo mapugos ang uban, di ikaw na lang gi magtuman, no? Para na agi hapon sa mabilin nga loyalty, no? Kay nahulog magud na sa attitude gihapon unsa ilang gi-practice, di ba? Gi-practice nila atong miaging tuig nga di gyud sila mamalik sa tibok, no? Pag-abot sa kuan, di gyud mo sa mapugos gawas kung usbo nila ilang pag-practice, no? Kay sulod ra bata karon murag inaani pud ni kay naatay mensahe sa Sabat, no? Meaning atong tindes of prayer, di ba? Kamo, no? Unsa inyong kuan, ipadayon bagito ninyo inyong putol-putol nga pagpanagsimba, no? Or magpadayon kita sa tong pagpanagsimba sa tibok adlaw, no? Diba? Ang ato ang teksto, balik ko na ito ni. If you turn back your foot from the Sabbath, from doing your pleasure on my holiday, oh wala, lagi ko nung imuhang pleasure diyan, no? And call Sabbath a delight and the holiday of the Lord honorable. Oh, malipay gani ka, unyong honorable natin yung mga kaigsunan nga. Malipay, no? Sabbath ni, may nga ka-excited ba niyo mo? Sabbath man ko, no? If you honor it, not doing your own ways, oh, mau na diyan, no? Ang kanang buluhaton sa Sabbath day, dili ko nung imuhang mga pamaagi, no? Always. Or seeking your own pleasure, o di pagit sa yung pleasure, no? Or talking idly, o napay mga pagtabi-tabi, gani, gi, bawal gani na, no? Then you shall take delight in the Lord. Oy, na, di process igala, unsa unin mo nga, nalipay kas Ginoo, no? Walay imo, di ba? Walay imong pleasure, walay imong own ways, no? Kundi li sa Ginoo, no? Para makuha nimo ang kanang malipay ang Ginoo, no? And I will make you ride in the heights of the earth. I will pay you, na may reward, no? I will pay you with the heritage of Jacob your father, for the mouth of the Lord has spoken. So, ang Ginoo ga promise niya na, no, murag, kuan ba? Na siya, kanang sa iyang kalipay, na siya pahalipay, di ba? O kanang iyang gipreserba nga pahalipay, ihatag na sa imuha, no, sa takna nga panahon, kibali, no. Mao nga, diha na to, no, nga mahatag na to ang ato ang delightful sa Ginoo sa ato ang adlaw igpapahulay as loyalty ta sa ato ang creator nga magbubuhat nga Dios, no. The blessing of the Sabbath man at itunan sa ato ang day 9. So praise the Lord, humana kita sa ato ang day 9. Sa sunod na po dayon kita sa ato ang day 10, no, nga pagpamalandong. Largo kita sa atong pagbasa sa ato ang The Great Controversy, no? Chapter 18 ng American Reformer. And now, the duty of making known to others what he believed to be so clearly taught in the scripture, art itself, with new parts upon it. When I was about my business, he said, it was continually ringing in my ears.
Go and tell the world to the danger. The stakes was constantly occurring to me. When I say unto the wicked, O wicked man, thou shalt surely die. Uy, katunin. O, mauna po ning kuan sa to, ah. Kanang pahibaloong taon sa gibuluhato na to, no? Kay mamatay ko ng wicked, no? If thou does not speak to warn the wicked, no? Oh, dito sa kuan. Kanang wala ko nung nagsulti ato ang wicked, no? If thou does not speak to warn the wicked from his way, that wicked man shall die and his iniquity, but his blood will be required at thine hand. O, tanawan naman niya ko ano, na-appeal ka, ano, or cargo ni mo ba, na-cargo ka kay, ganun ba di mo siya nasuti eh, di ba? Sa iyahang dugo, no? Nevertheless, if thou warn the wicked of his way, okay, ni, nag-warning ka, to turn from it, if he do not turn from his way, he shall die and his iniquity, but thou hast delivered thy soul. O, di ba, man, yung kalainan, no? Nga, so, tihanin mo ng wicked, mamati na og sa dili, no? Ado na kibalibasihan ang Ginoo ni anak sa imuha, no? Pero waning mo siya nasulti eh, 'di ba? Mauto nga ikaw paninglon, no? Pero kung nasultihan ni mo siya bisan pag naglingog-lingog siya, no? Dili paninglon ang imuhang dugo, 'di ba? Parehagod anang makita ni mo nga magasuicide na gyud, no? Nagani kaso anak kung imuha pa siyang nang dapigan, no? Pero kung sultihan mo siya nga daily, unya mo largo gid siya, padayong gid siya, di ba? Kanang, makuha na yung konsensya, no? Murag dili ka sitawagan na, no? Ma-blame, di ba? Kay nasultihan man mo, no? Gawas kung wala ni mo siya nasultihan. Inanarana, no? Di ba? But thou hast delivered thy soul, o Ezekiel 33:8-9, kung basahan pa na inyo, no? Sabi sa iya. I fear that if the wicked could be effectually warned, multitude of them would repent. Oh, di ba? Multitude kung nukon. So, tihan ng mga wicked mag-repent. Manang natin, mga representative diha sa ato ang prison, no? Prison jail nato, natay magwali diha, no? Kay mao po dahil na nga daghan kunoy mag-repent. Tingdaghan man kunoy mutambong diha, no? And that if they were not warned, their blood might be required at my hand. O na. He began to present his views and private as the hand opportunity, praying that some minister might fail their force and devote himself to their promulgation. But he could not banish the conviction that he had a personal duty to perform in giving the warning. The words were ever recurring to his mind. Go and tell it to the world. Their blood will I require at my hand. Uy, maramanig took three na ni. For 9 years we wait. The burden is still praising Abanisol until in 1831. He for the first time publicly gave the reason of his faith. As Elisha was called from following his oxen and the field to receive the mantle of consecration to the prophetic office,
So as William Miller called Chulibis Flu, and opened to the people the mysteries of the kingdom of God, with trembling, he entered upon his work, leading his hearers down, step by step, through the prophetic periods of second appearing of Christ. With very effort, he gained strength and courage as he saw the wise read interest excited by his words. It was only the salutation of his brethren, and whose words he heard the call of God, that Miller consented to present his views in public. He was now 50 years of age, unaccustomed to public speaking, and burdened with a sense of unfitness for the work before him. But from the first his labor were blessed in a remarkable manner to the salvation of soul. His first lecture was followed by religious awakening in which 13 entire families, with the exception of the 2 persons, were converted. He was immediately asked to speak other places, and in year every place where labor resulted and revival of the work of God. Sinners were converted, Christians were used to greater consecration, and deists and infidels were led to acknowledge the truth of the Bible and Christian religion. Testimony of those among whom he labored was, a class of mine are reached by him, not within the influence of the other men. His preaching was calculated to arouse the public mind, the great things of religion, to check the growing worldliness and sensuality of the age. In nearly every town, there were scores, in some hundreds, converted as a result of his preaching. In many places, Protestant churches, nearly all denominations were thrown open to him. An invitation to labor usually came from minister of the several congregations. It was his variable rule not to labor in any place to which he had not been invited. Yet he soon found himself unable to comply with half the requests that poured upon him. Many who did not accept his views as an exact time of the second advent were convinced of the certainty and nearness of Christ's coming under need of preparation. In some of the large cities, his work produced a marked impression. Liquor dealers abandoned the traffic and turned their shop into meeting rooms. Gambling dens were broken up, and infidels, deists, universalists, and even most abandoned profligates were reformed, some of whom had not entered the house of worship for years. Prayer meetings were established by the various denominations and different quarters at almost every hour. Businessmen assembling at a meeting for prayer and praise. There was no extravagant excitement, but an almost universal solemnity on the minds of the people. It's work like that of the early reformers
Then their brother took convince the understanding and arouse the consent than merely to excite the emotions. So mo na itong ibasa sa itong Lagrid Controversy ERP distributed by Verse Ages chapter 18 pagyapon kita malago na kita sa devotional for all sa ato ang in heavenly places. The Shepherd Tender Care January 19. Uy, padayo nagkukap ang ato ang devotional, no? Sa itong pag-devotional na ito sa family. Bisaya man na siya, no? Ato ang title is Bisaya. Sa ato ang January 19, Enero 19, ang malumo nga paga sani pagatiman. Wala man siya na das pagatiman, no? O buwag dapat na siya pagatiman sa magbalantay. At ang basahan niya ang K-Tex, Yuk 15:7. I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented. Uy, katumaling repented. Nipalik ko noon magsala. More than over 99 person which need to repentance. Basahon niyo pa dasig, no? Ah, Bisaya sa kita. Ato basahon. Lucas, Kansas City, sultian ko kamu. Nga sa ingon o sa niana. May labi pang kalipay unya dito sa langit. Tungod sa usa ka makasala nga magahinusol kay tungod sa kasiyaman. Kasiyaman og siyam ka mga taong matarong itaw lagi matarok nga wala magkinahanglan sa paghinusol. O di ba man ang saka importante sa usa, no, nga maghinusol kaysa katunang mga matarong na, no? Basahon natin yung palasi. The beautiful parable that Christ gave of the one low sheep. O, mo ano siyang parable, no? Yan yung isa nga nawala. Of the shepherd and the sheep, the 99 to go in search of that which was lost. Illustrate the care of the great shepherd. He did not look carelessly over the sheep of the fold and say, I have 99 and it will cause me too much to trouble to go in search of a straying one. Oh, ini anak no, lagi pasagdahan niya itong isa kay nana si daghan. Let him come back and I will open the door of the shepherd fold. Oh, gusto niya, no? Wala, kibaliin na niya, no? Nga, mupalik na to, no? Fold and laid him in. But I cannot go after him. No. He counts and recounts the flag. And when he's certain that one ship is lost, has lumbered na. Oh, wala siya nagkanakapoy-kapoy. He leaves the 99 within the pool. However dark and tempting stows the night, however perilous and unpleasant the way, however long and tedious
desert, he does not worry. He does not falter until the loose is found. Di mana kita itu yang nualan. But when it found, does he act indifferently? Does he call the sheep and command the straying one to follow him? Does he threaten and beat it or drive it before him, recounting the bitterness and discomfiture and anxiety and he has had on its account? No, he lays the weary, exhausted, and wandering sheep on his shoulder. O diba? Matang gibuhat niya, kipas ani gibutang niya sa iyang shoulder. No? And return it to the fold. His gratitude find expression in a melodious songs of rejoicing and heavenly choirs respond to the shepherd new joy. For joy shall be in heaven over one sinner that repented, more than over 99 persons which need no repentance. Jesus say, I am the good shepherd, I know my sheep, and I am known of mine. O John 10:14. The shepherd of earth knows the sheep. So does the chief shepherd know his flock that are scattered throughout the whole world. And ye my flock. The flock of my pasture are me. And I am your God, said the Lord God. No, sa Ezekiel 34:31. Mabasa po na sa Review Herald. Nato, however lowly, however elevated we may be, whether we are in the shadow of the adversary or in the sunshine of prosperity, we are sheep, the flock of his pasture, and under the care of the chief shepherd. So, mabasa pa na sa Review Herald, no? August 23, 1892. Og mao ka na ato natun-an, the shepherd tender care, or the chief shepherd tender care, no? Kay kita iyahang mga sheep, og siya ato ang magbalantay pangitaon yung kononiya, no? Ang isa nga kanang shepherd niya nga nawala, labi na tong atong igsuon, no, nga nibaton og kanang repentance, di ba? Kanang labi na nga giampo niya nga mausab siya, no? Murag diri po maghihapon ta, no, mga padasig sa New Year, no? Nga musulod na magibalitas New Year sa ato ang mga backslider, no? Magpabilin po maghihapon ta nga backslider, no? 2024 na kita karon, di ba? Mubalik na batas Ginoo, kung mabalik tas Ginoo, ang Ginoo dili siya magpasagad, no? Mao na iyang specialty nga kuhaon kaniyang balik, no? Di ba? Pero naasa to ano nga kung manawag ta, di ba? Pareha gud ato ang shepherd, mapangita man na siyang shepherd kay magsinggita man na banha man na kayo ang mga sheep kanang mawala sila, no? Di ba? Mao nga sa ato apong mga backslider, inana pud ang panawagan, no? Nga mubalik na bata sa Ginoo, no? Kay mao gina iyang kalipay, no? Ang isa, no, nga makabaton og repentance. So man na ato ang mga devotional, ato ang persikan og third nato, no?
Nga part mo lago na kita sa ato ang Sabbath School. Ato ang part B og 6 na ito nga parts, no? Og inverse na kita. Sabbath School sa ato ang mga seniority, lesson nga mga professional, first quarter na ito. Just and Liberty, lesson 3 na ito, dealing with the center. Og inquire kita karon ato ang pagatunan mga pangutana. Pagatunan mga pangutana, no? O mga yuk kita kaalam nga langit nun nga mao'y magtubag sa ato ang mga pangutana. Mag-ampo kita sa tumagahong nga Diyos. Dear God, Father in Heaven, we pray, open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law. Amen. So, ato basaw niyang iyang insight o niya, sunod-sunod rin nga pangutana. Share insight. From this week, memory verse. The Bible study as well as any discoveries, observation, and question with your Sabbath school class or Bible study group. Consider this question with the rest of the group. O, maapil mo diha, no? Guys, good siya o crop, no? So, ang inverse ninyo, kamusta? Ang inverse, abalay, natin nasulat. Ito dito sa second house, kaya natin nasulat, no? Mana nga, ato yun na sa iparimahin, no? Nga kung natin yung mga inverse, kay 52 raba ni kasabat, no? Isulat sa balay, isulat po sa ato ang second house, no? Kato atong padasig nga duha kibalik ka cellphone, una ato sa kategoris tao kung kaya niya, no? Nga magduha ang iyang cellphone kay para sa ato ang pagpanag-worship, no? Kung mangod siya, mas mangod sa pag-ukab sa mga Bible verse, no? Kung naatay mga inana, technology, no? Niya makapadayon po ka halimbawa na kay tan-aon nga Hope Channel, di ba? Oh, unya na kay basahon nga Bible. Undi ina naman na siya, no? Og diri aduha gihapon ato ang pagsulat-sulat sa inverse, no? O ganahon natin ang pangutana. Uy, mulupad man di ay, no? Labi na kinang inverse, no? Wala magod niya sa libro. Mga kinahanagin niya siya mulupad, no? Kay ang ato ang kanang display, gadikit-dikit naman po ng ato ang display, no? Kung magsalig mo sa ato ang video, no? Mga kinahanagin mo split screen, no? Or either other nga unit, no? Laptop, PC, di ba? So, mulupad ka mo sa sabbathschool.amintik.io pangitaon ninyo itong inverse, no? Ato ang Sabbath School, i-click ninyo ito ang ato ang lesson 3. Tapos, ato ang Friday nga pagtuon. Magkita ta itong dito sa agbot, no? Welcome kita sa Friday, January 9, 10. Inquire, ato ang inverse. So, una nga pangutana, what have you learned from this week lesson? What can help you tolerate others? Tolerate others. Those believe deeper from yours. Oh, sa kuno, no? Nga atong natunani ini nga simana. O sa atong parable, parable of the kanang wheat and the tares, no? Tolerate those who believes deeper from yours. Kay mamlagi to na aman lagi kay kanang di na ni mudawato, no? Nga
ka ng pagtulunan, di ba? Katong dili ka mahisalaag kibali, no? Kaya mo po nang warning gid sa Ginoo nga dili ka magpahisalaag, no? Unsa tong kuan kanang tag name sa kuan sa una sa tindahan, no, department store nga don't hesitate, no, pero kini tolerate gani diri, ano, so apil magtubag diha mga classmate. Sunod nga pangunta na, what are some example of Jesus respecting free will? Oy, katong free will, no? Respecting free will, o mga tatong gitong ano nga dili pinugos ang Ginoo kibali, no? Force versus katong aton sa itong gitong ano to, no? Force versus love, pero golden rule di ay, no? Ibabantayan po ni mo, no? Nga unsa imong gihimo ni anak nga tao, mahibalik po sa imo, ha, no? Og mana nga na-free will ang Ginoo kanunay, no? So now, how did Jesus make such a large impact without using force? O kato, without using force, no? Nga di lagi niya pinugos, no? Kaya ni anhi siya dili sa pag, no? Di na sa paglaglag, kundi ligid ganit sa pagkuana. Pangita sa nangawala, no? Wala namang iti force, no? Sa dihang pag-ministry ni Jesus Christ. How can we heal the church reputation after all the abuses Christians of the past have committed? Uy, how can we heal? Ma-answer niya na yung mga classmate. Why does a New Testament provide a protocol to disfellowshipping someone when should Steve be followed? Ay, ang dilos disfellowshipping, no? Itong kuan? Atikitunan sa katong church discipline, no? Madilusip man lagi kay di man siya mamati, no? Di naman siya mamati, no? Marag, di na siya kakampi kibali, no? Mamanto ang yun ang problema, no? Malahi na kibali ang iyahang kanang gituhuan, no? Og murag dili na kibali sa sakop sa organization, matong nga na ay mga mahulog nga pag disfellowship, no? Pero kung to siya, di ba, samar to siya sa kanang Gentiles or sa tax collector nga ready ra siya pabalikon, no? Kung na yung mga paglapas, di ba? Kanang, si tawag ka na, negotiation, no? Mahusay lagi hapo, no? Mga pamaagi nga disfellowship, no? Makibali ng nindot nga medyo na iparusa nga ipapataw sa ato kibali sa charge, no? Pero ready ka daw ato, no? Pero ang balaod na to sa yuta kung mapataw sa ato mapriso man ta o niya napay mga kanang piansa makakwarta Ginoo, no? Pero ang charge na to kung natay makuan kibali nga sala, ready ra po na mudawat ang charge, no? Sa ato para guna siya sa pamaagi na po nga mahinduan, no? Di ba may nang way of repentance nga gipangita gihapon ka pareha ato ang
usa ka shepherd nga nawala, no, automatic siya ikuan nga nawala ug nakit-an siya balik, no. Ana siya nga mga scenario about sa ato ang pag-disfellowship, no. Do you think your local church is applying discipline fairly to all members? Laka, do you think kamo sakaligala, no? How can the church be more successful with winning people who have been disfellowship back? Oh, apil na liha, no? Dere man siya, ma, kay kanang ang iyang mga sakop sa iyong pamilya, mutabang sa iya nga makabalik siya, no? Diba? Kuno yung mga disfellowship. Lahi po nilgidiriya sa inverse kay disfellowship. Dili po siya dito sa backslide, no? Mama o managihapon, no? Nga backslide, pero pag may kag discipline, no? Under discipline, ang kuan po na nga dali na siya makabalik, no? Di kay tuig po na ang iyang, no? Pagka-disiplina, diba? Dari gid dapat siya makabalik, no, kay mao man to nga mura gitawag ra sig balik nga tax collector sa Ginoo, no. Kanang gapabilin paghihapon ang iyang loyalty sa Ginoo, no. Tungod ra sa mga circumstances ka kami siya makasalanan, no. O ang iyang konsensya kaya ra niya mobalik sa Ginoo, no, inana na mga disfellowship. So what kind of thinking start a person down path believing they were doing God's will when they kill people? Look, kill people, magini. What kind of thinking start a person down path believing they're doing God's will when they kill people? Ay, katumaday lang sa mga lain mapunak ng mga charts, no? Kitsibi. They shall put you out of the synagogue, yet the time coming that whoever killeth you will thank it, or he will thank it, no, that he do with God's service. So, maunang mga nanggihis sa laag, no? Nga sa iyo pang ilahang pagbarong, parihagod kang kuan, kang Pablo, no? Kapagtunilag sa iyahang Ginoo siya nakakalipay, pero wala di ay, no? Kay di mao ang iyang kanang kadaasig, no, giusab siya sa Ginoo, no, nga ang tinuod naman Hinoon nga Ginoo ang imuhang gi kanang gipasakitan, di ba? Mana nga klarohon nato, no, nga kinsa ang ato ang gialagaran, no, kay naanay mga panahon inana nga daasig ka kaayo bisan pag kuan makigpatay ka, pero lahi di ay na imuhang Diyos nga imong gialagaran, no? Klaruhan, no? Ang imuhang Diyos sigala, no? Nga dili ba ka, nakabase ba ka sa iyang kamatuoran, no? So, mauna na ato ang inverse. Malago na kita sa ato ang cornerstone connection. Sabat ko na kita sa atong mga junior youth nga murag mahamtong ato ang prepared first quarter na to Kings and Prophet lesson 3 na to House for God coverage na to January 13 to January 19. Basaw na to ni ang KTX Second Chronicles 5:13 in IB mani. Ang basahan ni Kala kay sa kauras na nagkanayon the trumpet kapi na gani kayo, no? The trumpet and musician join and unison to give praise and thanks to the Lord. Uy, kung mani sa music mani, no? Trumpet and musicians accompanied by trumpeters or trumpets, cymbals and the other instruments. The singer raised their voice. Oh, pati mga singer. Their voice.
and praise to the Lord and sang mga kanta. He is good. He is love and joy forever. Uy, now there is mga singer niya in ano. Good is love forever. Then the temple of the Lord was filled with the cloud. Ugmada ito, no. Nga na iyahang glory katong cloud, no. So, dira kita si pabasa, Leviticus 26:1. Uy, balik raman siya, no? Kanto maning... sa Diyos-Diyos, no? Nga dili ka magsimba o kabahan balik ka po nag-uka pang ato ang mga hard copy, mga higalag, mga kaisunan, no? O kabunin nyo sa Leviticus, no? O niya. Sa verse 26, kibali. Verse 1. Mabaling kitibi, no? Balik na po tagtakol ani pero ano po tay makuan no madugangan at ang pagpasantok nagkanain rin ye shall make you no idols nor graven image o oh, graven ba hinimo ba no nga images neither rear you up a standing image o oh, lapin na ng standing image. Neither shall ye set up any image of stone in your land. Oh, wala gaday any image no? Sa inyong land. To bow down it. Ah, kanang naka-restricted sa iya, nga kanang imong ampuan, no? Nga image, no? For I am the Lord your God. Okay, pasantop kina, no? Kay siya ang Kinoo, no? Nga ato ang Diyos. Di kamo magbuhat alang kaninyo og mga Diyos-Diyos. Ne magpatindog kamog larawan nga linilok. Ah, kanang magpatindog murag tako ba no? Nga parihason baka nimo sa imuhang size no? Pero linilok lang. Kan larawan nga bato. Ne magabutang kamo og bato nga sinelsilan diha sa inyong yuta aron magyukbo kamo nini kay ako mao si Jehova nga inyong Dios o di ba nag sugod dili kamo magbuhat no? Dili magyukbo no dito ra man na restricted sa kanang pagyukbo pero ambot nga nung gihimo po na nimo, no? Ang kanang gipatindog ni mga bato, no? Masabot na nimo nga, dili gidapat na siya. Wala gidapat na siya, no? Diba? Kay na naman tayo Ginoo, no? I am the Lord your God. You shall make, no? You... no idols. Diba? Wala kay Diyos Diyos. Ma, nagipasantop diha, no? Nga wala kay lain nga Diyos Diyos. O niya, nakapokus na bagina siya sa bato nga Diyos Diyos, no? Wala na kibali to giigo to ang unsa imong gihimo nga Diyos Diyos diha. Kanabakhang adlaw, no? Kanabakhang bulan, no? Kanabakhang kahoy, tungging imong gilaylok nga bato. No? Dili na siya ipatindog sa imong yuta. No? At ako sana insight, believe it or not, God wants His glory to be seen in your life. Just as it was seen during Solomon's special dedication of the temple. That ka, what can you do to build a place in your life for God? What would you have to give up?
what music, sacrifices, would you offer of what ito music, no? So, mato, mag-daig sa Ginoon ng mga pagkanta, no? Pero wala ko no revolto nga pa ito, no? Gipatindog, gibitay, nabagay gibitay, no? Mamaura man na kayo mong pagayukbo, ano? Maraming problema, no? Ba't yun sa pagsabot, no? Nabutang na mahinuuna sa simbahan, no? Ngay mo hang pagayukbuan bisan pag kanang cross, no, makasimbolo man tanak kang Jesus Christ, pero maigo man gihapon, no, di ni mo siya pagayukbuan, no, lalo mo ka-address ito sa iya. So, mao ka na ang ato ang Cornerstone Connection. Mubo lang na po na, no? Mulago na kita sa atong sabat ko sa ato ang mga hamtong, no? Welcome kita sa ato ang Bible Study on a Lesson. A study on the words. Marathon lesson karon. Communion with God. I will gospel sa Hyptology Edition. Conceiving parts. Ato ang textual audio video, ato ang video audio visual aid nato nga presentation. So, ukabon na ato ang mga pang-ukabon, no? Ukab ato ang lesson 3 sa ato ang mga hard copy, no? Ug ato ang atong mga panggamiton nga tanan lagi nga resources i-upload nimo na course para sa Ginoo, no? Laptop, PC, mga cellphone na to, no? Umagi na isang surrender all gihapon ka, no? Dili kay gaukab ang imuhang hard copy nga lesson, unya nakapokus mo na YouTube, nakapokus mo na TikTok, imuhang cellphone, di ba? Hello? Wala nga surrender all, no? Para po na sa Ginoo, no? Ang imuhang cellphone. Panahon sa ato ang pagpanag-worship. So, mauto PDF sa atong application Sabat Kulaan PM or SSQ browser nato, i-browse sabatneskul.adventic.io pangitaon ninyo itong ato ang Psalms, no? Sabat Kulaan sa ato ang mga hamtong o ang kanang i-click ninyo atong lesson 3, i-click ang ato ang Friday. So welcome na kita ato ang cloud nga violet, no? Ball Friday January 19 further thought kita. Magabasa kita, no, sa ato ang further thought. Og mga lesson review pag kita karon, no. Og mga husay, oy, upat manika question 3. Abasahan natin yung further thought. Ibabasa ko, no, read Psalms 86:5-15. For you, Lord, are good and ready to forgive and abundant in loving kindness to all who call upon you. Umupasa ilo, no? But you, O Lord, are the God of merciful and gracious, as to eager and abundance in loving kindness and truth. Di ba merciful na po? So, gibanggit ka na ni Ellen G. White, God's love for man. O niya sa Steve. So, to Christ, how does the truth that God is love help us a better understanding the various description of God and He did in Psalms? So, kato. The sixth study focus on some key description of God and His activities is established the word and render it firm and secure. The psalmist appeal to God, who is creator, the King, Judge, covenantal Savior and Lawgiver,
The rule in the world that God occupies are further reflected in God's various other names. The tithes, including shepherds, sa katosa, Psalm 23:1-81, Rock of Salvation, and the Father of God, Psalm 68:5, and the world we can be secure and safe. Amidst the turmoil of the great controversy, because God is sovereign and faithful in all He does and says, although these theological themes are by no means exhaustive, they are suggestive of the various way in which God revealed Himself in the Psalms. As we continue to study the Psalm, it's important to remember to read that Psalm in the light of God's character, love, and grace, and His plan to save and restore the world. The more we study divine character in the light of the cross, the more we mercy. O, di ba? Kung mag-study tagad sa Ginoo, mga kabatong kunutag, kalukoy, no? Oh, na mercy, tenderness, and forgiveness, blended with equity and justice. And the more clearly we discern immeasurable evidences of the love that infinite, a tender piety, surpassing a mother yearning sympathy of her wayward child. Oh, ibanggit na rin si Watch as to Christ, no? And sometimes, even when people face God's judgment or their rebellion, they continue to call upon God because they know that God eager is only for a time, but His mercy is everlasting. Oh, mabasa na sa Psalms 103. So, manakita sa itong further thought, itong gibasa. Mo-discussion question na, pero mag-lesson review pa kita. So, ato agiton ankaro, no? Lesson 3, atong coverage. January 13 to 19, the Lord's reign. Atong memory take, Psalms 93:1. Nagkanayin dira in IB may the Lord's ruin. He is robed in majesty. The Lord is robed in majesty and armed with strength. And the Lord is established firm and secure. So, ato kitong on Sunday, January 14, the Lord has made us. Ang pangutana dito na itiks to what is man, that you are mindful of him, and the son of man, that you besitted him. Basa kaya ba na sa Psalms 8:4? What is your response, God, as your creator? When God calls and stars by their name, how much more do you think God's care for you? Okay na, no? Nagi pag-care ang Ginoo, no? Kaya ihaganing nina lang, no? Created niya with kanang apil pang ihang kuan bagin hawa, no? Mano naka-special gid sa tao, no? Sa pagmugnan, yung buhato nato ang tao sama sa atong dagway. O niya, touch and care pagyod na pagin sa ginhawa, no? Kanang uban, murag wala lang yun. Let there be, mano nga lang, no? Let there be tree, mano nga lang. Let there be, no? Inhabitants on the earth, no? Mano nga lang sila, pero ang ato ang pagkatao, no, human being na ay hugi sa Ginoo, no, og naa pagyud ang iyahang gininhawa, kibugahan niya, no, sa gininhawa ang bukid sa paghimo, no. Ay noon gisugdan naman gud siya sa kanang una nga tao, sila Adan ug si Eva, no. Pero pagpakailap niya na, mo na to, processing na po sa human, no?
ang pagpa kanang pagpadaghan, no? Murag nisulod na pud ang pagkasayanti sa Ginoo dayon diya, no? Paguman niya sa pag-create sa tao, no? Nisulod na dayon ang kanang pagkasayance unsaon pagpadaghan sa tao, no? So mana nga special kid no ang mga tao sa pag-care sa Ginoo. Sa Monday na to, January 15, the Lord's Reign. O mana, Lord's Reign day gihapon sa Monday. Abi na kung sakuan tong Wednesday no, Monday day to. Sa pangutana, yo who love the Lord, hate Abel. Amo day to no, kung nahigog makasagin ng hate Abel ka. Why should our love for God cause us to hate Abel? How are these two concept related? O mala nga, mag-hate Abel ka para di ka makuan, no, mapariha kang iba, no? Nga naminaw pa sila, hindi nakasala na hinuon, no? Kaya wala man niya gi-hate ang Abel, no? Sa Tuesday, January 16, God is the judge. O, itong pangutana, the psalm call us to rejoice. Anticipation, God's judgment. O, daghan to rejoice, no? How is God's judgment good news to those covered in the blood of Christ? O, good news, no? Kay malagi, gikuha na kita sa Ginoo, no? Kitubos na kita sa iyang blood of Christ. O, maga, pasalamat kita ni Ana, no? Mabat na nato, God, yes. So, sa Wednesday, ever mindful of His covenant o sa iyong covenant, pangutana, what do we have in Jesus? Which use? Why these promises made to ancient Israel can now apply to us? Di ba, katong covenant, no? Sa Galatians kibali, no? Galatians 3:26-29. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For all of you have were baptized in Christ, have clothed yourself with Christ. There is neither Jew or Greek among them, isano, no? There is neither slave or freeman, or neither male or female, for you are all one Christ Jesus. And if you belong to Christ, then you are Abraham's descendants, heirs according to the promise. O kato, Abraham's descendants, no? Kay maisa na kibalik kita kang Kristo. So sa Thursday, your testimony are very sure, o very sure, pangutana diha. What are practical ways that keeping God's law and rules and testimony have helped you in your life? On the other hand, have you suffered from violating them? O, batayan mo na kayo narapok ko nun. Suffered sa pag-violating. No, manangan na ay mga practical ways, no? Nga pag-keeping na to sa God's law, no? O, mana nga mo tumantano. Maga pamalandong gani, no? Pamalandong sa di ba matag-adlaw gabi e, mora ginang bili nila David, no? Kang Solomon, tapos si Moses o si Joshua nga mapamalandong di anay, di ba? Apil gina siya pag-focus ni mo, no? Kung mutuman ka sa iyahang keeping God's law, ano na kay pagpamalandong, no? Sa tibok adlaw ambot ng sa J-West gani nga gipakita ganito nila ilahang prayer room library mayon sa kabayan nga di ko niya makaya ng basahon na tanan, di ba? Kaya mawa na yung pamalandong ano nga nakay mga basa-basahon, no?
So, mana kita sa ato ang pag-review, dere kita sa ato ang discussion question. Nga ato ang pangbasaho ni ang mga pangutana dere. O nga pangutana, why is understanding the reality and prevalence of the great controversy crucial in helping us understand that despite God's ultimate rulership and sovereignty, there is still much turmoil and suffering in our world? Why is the great controversy motive to help us, to us? Uy, maragito ba ka, anak nila? Ato ang sa takna sa pagtuo, no? Nga di lagi ingon nga nagasalig na ka sa Ginoo, no? Kanang pitbull na ka sa Ginoo, di na ka muagig mga pagsulay, no? Kay katugan ng gidala ni Moses nga mga ancient Israel na to, ancient Israelite, gioban ganito sa Ginoo para sulayan, sige ganito bagot buta, no? Di ba? Hinana ragi hapon na sa atong pag-alagad sa Ginoo, di mawala, no? Na ay mga pagsulay, pero mani nga maka kamao ginunta na tanga di na ta magbagot buta sa Ginoo, no? Kay dito pa sa Old Testament nga bagot buta hantud karon moabot paghihapon ka karon, sige paghihapon kag bagot buta sa pagsulay sa Ginoo, pare arta ni sa Old Testament, di ba? Mo na nga kamo kamo salig dapat, no? Bisan pag na mga suffering in our world, di ba? Dai ni mo siya buhian, no? Salmo di David, na aganis David, no? Galamented ganis si David, no? Na mga lamented, no? Pero mo na ang ato, ano? Nga, wala mong hintugi bagot-buta ni David, no? Na mga lamented, no? Ipasagdahan man siguro ko na mo, Lord. Wala man siya ka nakapaminaw sa ako, ah, no? Diba? Nag-ampo mo ko na mo, no? Pero, inana, no? Saligan gihapon ni upadayon ang imong pagpamalandong, upadayon ang imong pagworship, no? Dasig sa pag-alagad, di ba? So, sunod nga pangutana, how should belief in God as character shape our understanding of ourselves and our relationship with the rest of creation? What happened when the people is free from the truth? Uy, kini po niyang problema, no? Night text to, Psalms 106, onya 35:42 sa KJV. But you were mingled among the heathen and learned your works, salaka. They served their idols. Ang maling problema, pariha kang kuan, kang King Solomon. Where is near unto them? Yea, they sacrifice their son and their daughters unto devils, and shed innocent blood, even the blood of their son and of the daughters whom they sacrifice unto the idols Canaan. And the land was polluted with blood. Those were defiled with their own works, and went warring their own invention. Therefore was the wrath of the Lord kindled against the people, oh, tanawa na suko na, and so much that is abhorred his own inheritance. He gave them into the hand of the heathen. O, gato nga si heathen, no? Imbis ka nang kalaban nila ang heathen, pero nagpa-ulipon man sila, no? Mano man gunang buhat sa heathen, no? Nga layo man siya sa Ginoo, pero ang naalas Ginoo niya magpa sakop-sakop pa sa itin, maulit na nainoon ang, no? Agin gihatag kuno dito niya sa kanang-kanang yuta. And they that hated them rule over them. O, di nahimo sila nga kuan hulipon sa kaaway. Their enemies also oppressed them, and they were brought into subjection under their hand. O, mauneng kapalaran sa una, no? Nga, naunsag pagkaunsaa nga ang dapig sa Ginoo, no? Nahimong kontra, no? Tungod ay ang dapig sa Ginoo ni adapt pa man siya sa kanang kadto kibali, no? Mga heathen, no?
og gibahog hinoon sila sa kaaway. Numanang na yung mga pagbahog nga nung tao sa Ginoo, nga nung magidakpan man, mga captive man, di ba? Oh, tungod to kay ilaha man laging adapon ang kanang unsay gi-practice, no? Sa lain nga nasod, no? Labi na kanang idols, no? Idolatry, no? Sunod, what was wrong with the idol of the nation, biblical times? What about the modern idols? Why are they just as dangerous to our walk with the Lord? Uy, saan kaya tagan yung text to? Psalms 15:4-8. Nagkanay and other idols are silver and gold. The work of men's hand. Oh, maunang idol, no? Silver, gold, yung work of men's hand. They have mouth, but they speak not. Oh, okay lagi ng baba, pero di makasulti. No? Eyes have they, but they say not. Di makakita, no? Natuwi video, gayo, himo na ng taong siya edited niya nga natangtang itong kamot sa kuan kibali ato ang revolto, no? Pero edited siya good, no? Para lang makapangling lang, no? The eyes have they, no? But they say not. They have ears, but they hear not. Noses have they, but they smell not. They have hands, but they handle not. Faith have they, but they walk not. They makalakaw. They, no? Faith have they, but they walk not. Neither speak. They throw their throat. Oh, throat, no? Okay, maka-forma-forma og throat, pero di makasulti, no? They that make them are like unto them, so is very one that trusted in them. Grabe, no? Ambot na nung nainana na. Kanto ko nung, no? Imong gisimba nga Diyos-Diyos, sama ko na po kas iyaha, no? Diba? They that make them are like unto them, so is everyone that trusted in them. O, diba? Maparihan, no? Make them like unto them. Hmm? Pariha rin noon mo mga bato, ga sinuti ay, no? Ga yunukbo ay. No, kay wala mo kung nasa kwinta, diba? Dito ka sa walay kwinta, di pariha mo, no? Nga walay kwinta ang imuhanggi duulan, diba? Pero kung ang Ginoo ka mo adto, di diba, ako kay Creator ay mugiduulan, di maluoy siya sa imo, ha? No? Pero kung kanay lang yung gisaligan nga revolto nga, di ba? Wala. Kung imong sumahong itong gibanggit dito, amrag wala sa kwinta, no? Di ba? Di, pariharan mo, no? Nga nagasalig na po ka sa wala po itong mga kwinta, no? So, pang-last na question, how should God people live knowing that God's judgment begins with His people? How does God judge His people? And to what happened? Amo na example, ito pa sa Israelite, no? Magsugod magin sa ikatlawan. Diba? Yung mga pagsulay. No? Kuhan kibali na siya kanang sa katauhan sa Ginoo, di yun siya magpahisalaag. Mabilang yun sa Ginoo, no? Di ka magpahisalaag, di ka mo adapt o ka ng idol sa uban, no? Di ba? Kanang dili magsilos ang Ginoo ba, no? Kaya dili magsugod ang kanang
judge, bisig tili judge, mga trials, mga pagsulay, di man magsugod sa iyang katauhan, no? Pero kung simang-simang ka, mabaya ito, ang ipangbahog ba ito sa mga kaaway, no? Pero napatoy ko, ano, how much ko itong wala ginag-alagad sa Ginoo, no? Mo diha nga gipasan to gid kung unsa gid nato nga mailhan nato ang Ginoo, no? Nga kung ana sa ato kibali ang mga advantages, no? Klaro hang gid nato, no, nga dili na kita makuha pa sa lain, di ba? Makasalig ta sa iya, ha, no? Di ba? Kay Salmo man siya mga pag-daig, no? Ang ato ang mahimo gid sa Ginoo. So mauna ka na atong natunaan, maga side B pa kita niya. Pero ang ato ang pag-atunaan nato sa sunod nga semana, lesson 4, the Lord hears and deliver. Uy, nakadungog kong mo deliver, no? So for now, that's all sa ato ang mga Sabbath school na humana kita. Pero ato pa gina siyang pada yun nun unya, no, ang ato ang side B. O mag-aampo na kita sa atong pagtapos, mag-blixing kita. Mag-aampo kita. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thy is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. And now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace now and forever. Amen. Daghang salamat sa inyong pagminaw sa inyong pagkamanon. Ang pagpalandong sa iyong pulong sa pagkakalawang taga-BE. Maakini ang inyong Bible study and lesson study in the world smart and lesson karon. Come in, we gather with God's will, sa Epitology Edition, the 7 parts, sa itong textuality, ujubi-jubi, sa linya itong presentation, ano yung ito, 7 parts. No, dito kita layon sa ito, January, no? Third week kita sa January, patapos na ang ito ang 10 days of prayer, no? One na lang ka topic, so, mag-uban kita sa ito ang 10 days of prayer, finale, no? Unya gabi. So hantod sa regyan ng Diyos, malagay may dasan ng dalaygon ang Diyos.